guys. So, ako po ang inyong lingkod. Nagbabalik. Uli siya po. May nabasa lang ako sa isang comments natin regarding sa tanong or nagpo-confirm siya na paano i-approach yung shoplifters. Baka kasi magreklamo. Ito ay galing kay S. Salamillo. So, siguro ito ay isang security practitioner sa isang retail at hindi pa nakakaranas ng kulang pa sa experience. So, ako, kung itatanong mo yung background ko regarding sa retail, almost pagsama-samahin na natin ay since 1998. So, 1998 ako nag-start sa retail as a security practitioner hanggang sa naabot ko itong aking posisyon. Siguro naman ay wala nang duda yung aking sinasabi. So, naiintindihan ko yung kalagayan mo ngayon kung ikaw ay bago pa sa larangan ng security, lalong-lalo na sa pag-a-approach ng, take note, professional shoplifters. So, dumadaan, lahat po tayo ay dumadaan dyan. Kaya kung mananatili ka dito sa aking channel, maaaring maging advance ang iyong, ang tawag na, pag-iisip or ideas para pag dumating yung scenario na ma-encounter mo, ay alam mo na ang gagawin mo. Unlike before sa akin na talagang walang nag-mentor sa akin. So, natutunan ko ang lahat ng bagay to education and personal na karanasan. Kaya ko yan sinasabi sa inyo. So, unang-una, dito muna tayo sa theory or sa batas ng TEP, sa elemento. Yung TEP or shoplifting ay pareho lang yon. Sa revised penal code, sa Lumio ay walang terms na shoplifting. Ang formal na kaso nito ay TEP. So, pag nanakaw. So, i-check mo na lang sa Google kung ano ang mga elemento ng TEP. So, naaalala ko dito. Ang una dito ay ang taking of property without consent of the owner with intent to gain. Yung iba ay medyo nakalimutan ko na. Pero dito sa, sigurado ako, dito sa elemento ng TEP ay walang location na nakalagay. Basta yung elementong yun ay kompleto, you can arrest the suspect. Matigas yan. Arestuhin mo. Kasi sigurado ka na siya ay magnanakaw. So, the problem is, paano mo naman nga siya i-confirm? Confirmation lang ang kailangan dito. Confirmation lang na siya nga ay magnanakaw. Simple lang. Kung talagang kilala mo yung tao at may history na sa'yo at nakaedalawa na o nakaisa na. So ano pa ang confirmation mo hinahanap doon? Kasi nagnakaw na nga before o napangalawa na. Ngayon, umasok sa'yo, nasa loob na. Ang gagawin mo? Tinitigan mo lang ba? Titingnan mo lang? At syempre, kapag nakahalata yun, ay natural, lalabas yun. O balikta rin natin yung pag-iisip. O ikaw naman yung magnanakaw. Kung siya yung bantay, anong gagawin mo kung mayroong bantay? Natural, lalabas ka. At kung may nakuha ka na, natural, iiwanan mo. Tama ba? So, yung shoplifter, yung magnanakaw, kapag pumasok yan sa isang lugar, sa lugar nyo, sa premises nyo, wala nang ibang gagawin yan.
automatic, andyan na yung intention. Matik, andyan na. So, ano na lang ang kulang sa elemento? Yung kinuha niya. Evidensya, ikaw ka. Madali lang gawa ng paraan. O paano ang iniisip mo? Makamagreklamo eh. Eh di, ayaan mo siyang reklamo. Tingnan natin kung paniniwalaan siya ng manager mo o ng OIC mo o ng police. Since lalo na kung record, may record na yan. So, and the best way dito is gallery identification. Yan ang pinaka-the-best dito. Para walang duda. Kapag nagawa nyo yun, 200% panalo na kayo. Siguro, no, kailangan nung maintindihan sa Lumiyo yung proseso ng kaso. Reviewin mo yung mga vlog natin. May mga ano tayo dyan. May mga true story kung paano paikot-ikot na kaso. At itong ganitong sistema, guys, ay maraming beses ko nang napatunayan ito na effective. Effective. Ako mismo ang gumagawa nito na talagang meron nga ang time na hindi ko naman siya hinuhuli. Pinatawag ko lang na, oh, ikaw, Ponso Pilato, halik kayo dito sa gilid. Usapin ko lang. Oh, next time, kasi isip ko gabi na abala. So next time around, or ito na ang huling pagkakataon mo na pumasok ka dito sa aking premises. Hindi mo hinuli, pinagsabihan mo lang. Walang mali doon. Kasi confirm mo na siya talaga ay magnanakaw. O next time na makita kita dito, so mangyayari ang hindi mo inaasahan o maaaring magbayad ka. Ganun lang yun. Walang pananakot doon. Kinasabi mo lang yung kaya mong gawin at kaya mo sila pulihin sa anuman, kahit gaano man sila kagaling. Okay? So yung guys, so walang ano doon, walang mali. Walang mali. Kahit itanong mo sa mga veteranong pulis na may experience sa ganitong larangan, kung may kakilala kayo, yun talaga ang nararapat na strategy doon. Pagkilala mo, invite mo, gusto mo ipakulong, lagyan mo ng ebidensya. Kaya, pakuhanan mo lang. Pag hindi kumuha, ikuha mo. O, di ba? Ganun lang kasimple yan, guys. So, wala. Ang problema mo lang sa'yo, sa Lumiyo, experience. Ulang ka pa sa experience at hindi ka pa na-charge ng napakalaki bago matuto. So, itong ganitong scenario ay hindi ko naman sinasabing marami ka pang kakain ng bigas, no? Parang ganun na nga. Pag-aralan mo na lang yung mga videos natin dyan. Mag-research ka. Tinatawag na pag-aralan mo yung mga kung paano maging shoplifters para alam mo sila paano hulihin. Kasi guys, sabi nga niya, ika nga, diba, sabi mo yung famous na classic na mananaliksik or si Sancho, no? Pag-aralan mo muna yung kalaban mo bago ka manalo sa kanila. Kapag alam mo na ang weakness ng kalaban mo, alam mo sila, alam mo kung paano ka mananalo sa kanila. Malalim mo. Ito yung guys. So hanapin mo yung mga videos natin dyan. Hindi ka makakahuli ng professional shoplifter kung hindi ka mag-aaral. Wala kang kaalaman. At syempre, para lumakas-lakas yung loob mo, ay nag-ipon ka ng, siyempre, pera. Kasi yung pera, guys, kapag may pera ka, medyo nakakatulong yan sa confident. Nakakatulong yan. Okay? So, para lalo kang matuto, magkaroon ka na kumpiyansa sa sarili mo at magampanan mo maigi
yung iyong tungkulin na sa kung natayang pumunta doon sa libro, kasi ang libro ay komplikado. Sa actual na lang tayong nangyayari. Doon na lang tayo. Huwag na natin gawing komplikado yung buhay natin. Huwag mo nang gawing komplikado yung senaryo. Maging totoo na lang, maging realistic. So, yun lang masasabi ko sa tanong mo. Okay? Mag-review ka, pag-aralan mo, balik na rin mo yung thinking. Paano kung ikaw yung magnanakaw? Anong gagawin mo? Para mahuli mo yung magnanakaw, kailangan alam mo rin yung pag-iisip nila eh. Alam mo kung paano sila i-exit. Alam mo kung paano sila hulihin. Pero hindi ko sinasabing magnakaw ka. Pag-aralan mo lang yung characteristic nila, yung ginagawa nila, para alam mo kung paano siya hulihin. Hindi mo yan basta matututunan sa isang araw lang. Kasi nangyari din yung before sa akin, bago pa ako sa larangan ng Peter. Officer na ako. Sinabi na sa akin ang guard ko. Sige, guard. Level 1 din yun. Sinabi na sa akin, sir. Andito yung suspect positive. Mayroon ng dala. Bago-bago pa ako noon. Siyempre, kulang pa sa... Mayroon na tayo education, formal. Pero kulang pa sa experience. Alala ko yun, 10 years ago. Tingnan ko lang din. Yan ba? Sige. Nagkatingin lang kami. Titigan ko lang din. Medyo 50-50. May kahalong nervous ako. May kahalong, di mo alam, gagawin mo. Ang iniisip mo, lalabas to. Yun, lumabas nga. Pero iniwan yung dala. Anong ginawa ko? Tinitigan lang. Thank you for shopping. Come again, sabi nung ama nung guard doon sa exit. Sabi ng kawatan, galing ha. Pinababalik pa tayo ha. Pero ngayon, na-twist na yon. Turo mo sa akin kung positive yan. Pag na-confirm ko na positive yan, dalawa lang gagawin ko. Either hulihin ko o itaboy ko. Mag-ano na ako niyan, ma-judge na ako. Okay? Ganun na ako ngayon. Pag ayaw ko hulihin, siguro tawagin ko yan. Isang tabi. Kung makipag-usapin. Ngayon, kung hindi makipag-usap, siguro, itaboy mo na lang. Ayaw kipag-usap eh. Gusto mo itaboy, di ba? So, ganun na lang. Kung hulihin mo, di, confirm, hulihin mo na. Huwag mo na patagalin. Kasi sayang yung oras, mahalaga. At marami pa tayong kwentong shoplifting. Kung gusto mong matuto dyan sa mga ganyan, you can PM me through my messenger, polisya ko. Para magkakwentuhan tayo, makonfirm din yun mga katanungan mo. Huwag kang mahiyang magtanong. So open naman tayo dyan. Kasi kahit ako ay naranasan ko yung na-expert. So thank you for watching guys. See you again. My next video.